As a church, it should be a lifestyle na maging inclusive tayo sa lahat ng tao. Ma-LGBT man o hindi, ibig sabihin, sino man yung tao o grupo ng mga tao na dali ni Lord sa church natin, kailangan maramdaman nila yung acceptance, kailangan maramdaman nila yung pagmamahal ng Diyos. Sila man ay sinasabi natin nasa LGBT group, mas lalo dapat nilang maramdaman na sila ay mahalaga sa Diyos. We let them feel the love of God. In every believer or new Christian, mahalaga yung makilala nila si Lord in a personal way, na magkaroon din sila ng pagbabago ng kaisipan. Unti-unti niya po akong binago. Yung pagbabagong yun, gradual po, unti-unting tinanggal sa akin ng Lord yung mga mali kong ginagawa. Yung mga bagay na hindi ko kayang gawin, yung mga bagay na hindi ko kayang baguhin, ang Diyos lang ang makakagawa. So I start to pray, Lord, tanggalin mo yung mga bagay na to. Kasi mahirap, Lord. Kung sa sarili ko lang di ko kaya, Lord. First, I admit na hindi ko kaya. Second, I desire. And third, I submit to God. At doon nangyari yung transformation. Totally masurrender nila yung sarili nilang wants, sarili nilang plans, at yung wants and plans ni Lord, yung talagang mailagay nila sa kanilang isip at puso at yun yung kanilang masunod sa kanilang buhay. Nangyayari yon through personal intentional discipleship. Para natutulungan namin sila how to overcome their struggles, their trials, their temptations. Yun yung nakita kong malaking tulong para makapagbago sila ng kaisipan. Hindi nila alam eh. Kasi para silang mga newborn babies, hindi nila alam gagawin after they receive the Lord Jesus Christ. At tayo bilang mga church leaders, no, tayo yung tutulong sa kanila to change their minds. Ililid natin sila ron. Of course, using the Word of God. Malaking tulong yung pagbabasa ng Bible every day, no? Doing my devotion, spend like an hour to talk to God. Dahil walang sino man na makakapagbago sa'yo, even yung your old self, kundi ang Lord lang. Yung devotion po talaga, yung lagi po nilang pinabayo sa amin na kailangan unahin talaga si Lord eh. Araw-araw po yun eh. Doon sa mga tao na yan na dinadala ni Lord sa church natin. It's a process, kailangan natin mag-invest ng time, kailangan natin mag-invest ng love sa kanila, kailangan natin mag-invest ng even money, no? Kailangan natin mag-invest sa kanila hanggang sa madala natin sila doon sa peak ng calling ni Lord sa kanilang buhay. Hindi lang sila para mabago, kundi gagamitin sila ni Lord para maraming tao pa ang mabago.